morning, church. Morning. This day we are about to receive God's blessing and provision in our lives. We will experience Him through worship and word. Amen. Prepare yourselves to be filled with His presence and to be touched by the Holy Spirit. Yes, we want this moment is the best time for us to receive from God. Yes. So be flexible to adjust to every God's interruption sa buhay mo. Because great reward is waiting and waving at you. Amen. And Jesus Himself is even by your side to break every chain and win every giant. True. So come on and praise Him. Yes. Love is my battle cry.
Oh,
You fought it all, oh Lord. You paid it all, oh God. Jesus, you are our victory. From the very start, oh Jesus, from the very start, you paid it all. Nais mo na isin daw na aking puso.
Panginoon, ngayong umaga na to, bawat isa po na nandito sa amin ay binubuksan ng aming mga puso. Ready na, Panginoon, na mag-receive ng word mo. Ready na, Panginoon, na maging soft ang puso, Panginoon. Open ang kanilang mga isip. And right now, Lord, magkakaroon lang kami ng absorbent heart, Panginoon. Fill us with your word, fill us with your presence, fill us with your love, Lord. Overflow, Panginoon, overflow your presence sa lugar na to, sa buhay namin, sa mga pamilya namin, Panginoon, sa trabaho namin, and even sa lahat ng gagawin namin ngayong umaga na to, Panginoon, ikaw ang manguna, ikaw ang maghari. Ikaw ang aming papalakpakan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang makita. Salamat, O Diyos, sa pagmamahal mo na nag-uumapaw sa bawat isa. Salamat, O Diyos, sa pagmamahal mo na tumutunaw sa mga matitigas na puso ngayong umaga. Salamat, O Diyos, sa pagmamahal mo na nagpapalambot sa amin. Amen, amen, amen. Ano gagawin mo when life interrupts us? Will you allow it or ayaw it? God works through life's interruptions. But not all interruptions are from God. Satan is also at work. And not everything that happens in life is God's will. And God's will does not always happen. Interruptions can be either divine from God or demonic from Satan. And God can and does use people and situations to bless us, while Satan can use people and situations to bully us. God blesses, Satan bullies. Whenever you discern an interruption is from God, you need to receive and adjust in attitude and actions. We need to learn to recognize what it looks like when God is interrupting us. Una, mayroong bunga na maganda, and it's able to bring forth the fruit of someone gets saved, or the character of Christ is being formed in people's lives. When you discern an interruption is clearly not from God, reject the demonic attack from Satan. Resist temptation. Rebuke sickness and calamity. Remove the presence of demons and refuse bitterness or offense. Bottom line, reject interruptions from the enemy. Stand firm and let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. You might feel an interruption emotionally, financially, or relationally, an unmet expectation, or something relatively minor. Satan wants to use that interruption to bring a stop to the work of God, but never let that happen. Reject temptations and interruptions that pulls you away from kalooban ng Diyos. Recalibrate and stay focused on your divine assignment. Focus on the mission of Jesus to win souls and make disciples. Focus on the good fruit of the Holy Spirit, bringing forth the character of Christ in your life and in those around you.
Last week, napag-usapan natin ang topic na interruption. Allow or ayaw. Kung saan natutunan natin that not all interruption comes from God. Merong divine at demonic interruption. Tama. If it will make you fruitful na makikita sa atin ang character ni Jesus o fruit ng Holy Spirit, o kaya magre-resulta sa pagka-save ng mga tao around us, siguradong galing kay God yan. At ikabubuti mo yan. Yes. In contrast, pag kay Satan galing, always contra and deceiving yan. Tama. Mapapahamak ka dyan. Absolutely true, Jingo. Kaya today, we will talk about a very important fail-proof key sa pagkakaroon ng champion life sa pamamagitan ng discernment. Ang pag-alam ng totoo mula kay Holy Spirit. Siya ang nagpauso ng kantang yaman din lamang Christmas na, no? Usong-uso to. Do you see what I see? Do you know what I know? Pag-guided tayo ng perspective ng Holy Spirit, Jingo, hinding-hindi tayo mapapahamak. So I know that everyone is excited to hear today's word. So prepare your hearts, your mind, your pen, your notebook, or handout, and let's all hear it from Pastor Team Warden. We interrupt our program to bring you this important message. Has your life goals and expectations been interrupted lately? You know, those abrupt inconveniences, disappointments that cause frustrations. It feels like mga distorbo sa buhay, mga pagsubok o kahirapan. Everyone has interruptions in life. But I want to help you today to handle those interruptions like a champion and not fail or fall into discouragement and defeat. Would you like that? Could it help you? Then let's pray. Father, open my heart and my mind to hear your message today. Teach me how to respond and overcome when I experience any kind of interruptions in life, and help me to always depend on your love and your grace every time. In Jesus' name, amen. Ang mga interruptions sa buhay natin, it can be sourced from God or Satan. They can be divine or demonic interruptions. God uses interruptions to bless you. Satan uses them to bully you. God uses interruptions to put you into position for his plan and his purpose. Satan wants to sabotage your God-given destiny. Friends, there's only two possible but very different outcomes. So napakahalaga na matuto tayo to discern. That's today's topic. Learn to discern when experiencing life's interruptions. Can you say that? Learn to discern, or chat it in the message there. Learn to discern. Discern is the ability to recognize something or understand the difference. So you will need to know whether you should embrace the interruption because it's an invitation from God loaded with potential for promotion and reward, or you should know whether you should resist the interruption because it's an attack from Satan to destroy your life destiny. The challenge is, it's not always obvious if an interruption is from God or Satan, because both are working in the world using the same people, the same situations, and sometimes it can be confusing. So we need discernment. The good news is, discernment is a gift from God's Holy Spirit. It's listed in 1 Corinthians 12, verse 10, as one of the manifestations that can be experienced by those who have received the gift, mismong Holy Spirit, bilang gift of God. Discerning of spirits is the ability to identify whether a person, a problem, a thing, or any situation is from God or from another spirit.
sometimes ang discerning of spirits ay nakakasama sa word of knowledge or a word of wisdom. I agree na ang discernment ay gift coming from God's Holy Spirit. Mm-hmm. Ang discernment ay ability o kakayahan to judge well din. Yes. Hindi ito nakadepende sa nararamdaman. Absolutely. Nakasisiguro ka dahil ito ay galing sa natatanging the one who will give you the ability in judging well. Mm-hmm. At yun ang Holy Spirit. Sabi nga sa Luke 12:12, the Holy Spirit will teach you in that very hour what you should say. Sa John 14:26 naman, sabi ni Jesus, the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Wow! Hindi lang yan, Jingo. Meron pa. Mm-hmm. Sabi sa Isaiah 30, verse 21, your ears will hear a word. Sabi niya, behind you, no, may nagbubulong sa'yo, this is the way. Mm-hmm. Walk in it whenever you turn to the right or to the left. Alam mo, may experience ako dyan, Jingo. Mm-hmm. Nakakatuwa. Matagal na ito, pero hindi ko talaga makalimutan. I was about to go to Palawan for a leadership conference with another leader. Mm-hmm. Tapos, excited ako. Nag-pack na ako. Yes. Tapos, langang yung pinag-usapan namin, 1:30 yata yun. 11:30 pa lang, nasa partas na ako. Pero, bago ako umalis dun pa ako sa... Nangungupahan pa ako dun sa Golden Heaven noon eh. Sabi sa akin, i-check mo nga yung ano mo, yung message mo. Mm-hmm. Pero isinantabi ko yun. Mm-hmm. Pumunta ako sa partas, nagpatuloy ako doon. In other words, naghintay ako na napakatagal. Sabi ko, yung kasama ko ba't wala dito? Mm-hmm. And then finally, nung chinek ko nga yung schedule, aba, I was a day earlier. Wow. Mantakin mo yon. Nainis na ako dun sa kasama ko. Nasayang pa yung oras ko. Di natulog na lang sana ako. Mm-hmm. No? So it pays to really hear from the Holy Spirit. Yes. No? Kayo ba? Naranasan nyo na bang, hindi lang yung ganun kasimple sa experience ko noon. Naranasan nyo na bang mahirapan magdesisyon? Yung tipong may plano ka, pero hindi ka sigurado dun. Mm-hmm. Ikaw, Jingo, meron ka ng ganon? Yes. Magulo ang isip mo. At maraming what if, no? You go with your own gut feel at hindi hinihingi kay Holy Spirit ang discernment. Actually, madalas mangyari yan. Mm-hmm. Halimbawa, no? Ang common sa atin, choice of work. Yes. You grab an offer kasi, wow, ting, ting, ting. Yun ang nakikita wow, mo, yes. No? Maganda ang bigayan. Yeah. Pero ang hindi mo alam, no, pagmumulan pala ito ng issue sa pamilya. Kasi mm-hmm. itatapon ka sa very remote areas. Let's say, Basila, no? Kaya Batanes sa malalayong lugar. Problema nga yan. Tama, Tita Amy. Same with relationship. That's right. Diba? You said yes sa relationship with a non-Christian person. Malaki ang chance na mapala ka sa lifestyle na nakasanayan mo bilang isang Kristiyano. Yes. Malamang mag-iiba ang circle of friends mo. Imbis na maging salt and light ka sa mundo, ikaw na ang maiimpluwensyahan. Ang ending, malilihis ka ng landas. Mm-hmm. Malamang makakalimutan mo ang mission or calling ni God na binigay sa'yo. At mapipigilan ang paglago mo at paglalim ng relasyon kay Jesus. Di yan ang nais ni God sa buhay natin. Nais niya ay abundant life para sa atin. Tama. Maging sa priorities, Jingo, marami na akong narinig na kwentong ganito. No, mas pinili na umaten ng party, no? Yes. Pero ended up na disgrasya mm-hmm. o napahamak instead of attending cell group o kaya Sunday service. Yes. Kaya it pays, sabi nga sa inyo, it pays to listen to the Holy Spirit. Talagang ang Holy Spirit ang ating teacher, mm-hmm. ang ating guide, ang ating counselor. Kaya
very important na sensitive tayo to His yes. leading. Siya ang nagbibigay ng guide sa atin sa mga doubtful, uncertain, suspicious, mm-hmm. at potentially dangerous situations. Tara, let's learn more about how to discern at pakinggan muli natin si Pastor Tim. We can grow more fluent using the gift. It's like if you were given an oven, you know, pang baking, and you didn't work for the gift, but you can work at using the gift more frequently, more fluently. Ganon din tayo. We can grow in using the gift that God has given us, yung gift of discernment. All throughout the Bible, there's examples of believers operating in God's gift of discernment. As we look at a few of these, try to imagine how God wants to give you discernment to respond and rebound in the midst of interruptions in life situations. Good morning. Oh no. Master, halika dito. Bilis. Tingnan mo, napipaligiran tayo ng chariots, troops, and horses. Ano pong gagawin natin? Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Marami? Panginoon, buksan mong mata ng aking servant upang siya'y makakita. And God gave Elisha's servant discernment, a discernment gift. And he was able at that time to see his heavenly backup among horses and chariots of fire. Elisha was calm and not worried by the interruption because he discerned it's not a setback for us. It's a setup. It's actually a good thing because nakaroon sila ng chance na ipakita ng undeserved love and mercy ni God and brought a season of great peace to Israel. May kwento ako. Isang araw, nagkaisa ang lahat ng mga nananalig at naniniwala. Lahat kami ibinenta ang aming mga ari-arian and decided to give everything na napagbentahan namin sa mga apostles. Nakasalubong ko din kanina sina Ananias at Sapphira. Mukhang nagbigay din sila ng kanilang mga ari-arian at ayos yun ah. Huh? Ano yun? Bakit nagkakagulo? Ano? Si Ananias bumagsak? Bakit? Naku! Nalaman pala ni Peter na nagsinungaling si Ananias sa kanyang pagbibigay. Ananias told them na ibinigay niya ang lahat ng kanilang nabentahan ng asawa niya pero hindi pala totoo yun. Then Peter asked him kung bakit siya nagpalinlang kay Satan. Dahil hindi lang tao ang kanyang niloko, kundi si God din. Pero, paano yun nalaman ni Peter? After 3 hours, dumating na si Sapphira, ang asawa ni Ananias. Pinagmasdan ko ng mabuti ang pag-uusap nila ni Peter. Tinanong ni Peter si Sapphira kung yun lamang ba ang kanilang nakuha sa binenta nilang lupa. At sumagot si Sapphira ng, oo. Very confident na oo. Naku po! Si Sapphira bumagsak din. Bakit? Tunay ngang nagsisinungaling sila at sila'y nagtabi ng pera mula sa kanilang napagbentahan. Pero at that moment, paano nalaman ni Peter yun? Ah, may word of knowledge si Peter mula kay Holy Spirit. Kaya pala ni-discern niya na ang mag-asawa ay nagsinungaling at gusto lang makagain ng influence. Kaya sila nagbigay pero may bawas. The Holy Spirit revealed the truth to Peter. And it had such an impact nung nabuking sila. It had such an impact on them that they just dropped dead when their lies were exposed. It's a good thing because without Peter discerning, this couple might have gained respect and leadership and ended up destroying the church from the inside. In Acts chapter 16, verse 16 to 19.
Sa isang lugar sa Pilipay, may isang aliping babae na sinapian ng masamang espiritu na may kakayahang manghula. Marami ang pumila para magpahula sa babae. At dahil dito, kumita ng marami ang kanyang mga amo. Isang araw, sinundan ng babae si Paul at Silas habang sila ay naglalakad sa syudad. At nagpatuloy ito ng ilang araw at sinabi ng babae, "Ang mga lalaking ito ay tagapaglingkod ng kataas-taasang Diyos. Kanilang itinuturo ang daan patungo sa kaligtasan." At sa kahuli-hulian, dahil sa pagkabahala ni Paul sa kalagayan ng babae, sinabi niya sa masamang espiritu, "Sa pangalan ni Hesukristo, inuutusan kita, lumayas ka sa katawan ng babaeng yan." At nang lumayas na ang espiritu, narealize ng mga amo ng babae na wala na silang pagkakakitaan. Dali-dali nilang hinuli sina Paul at Silas at kanilang ipinakulong gamit ang walang katotohanang mga akusasyon. Many times we just don't know how to discern things. At least sa umpisa. For me, I'm really slow sometimes. I probably would have just said, I need to be more patient, tiisin ko na lang, patawarin mo na lang siya. But eventually, Paul knew that this woman was a self-appointed publicity agent, trying to, as if nakikiride on siya. But she was not one with the team. She had wrong motives and was not representing the Lord nor Paul, kundi yung sarili niya. So Paul knew that that disturbance in his soul was a discerning of spirits, that this girl and her interruptions were actually demonic. So he dealt with it by casting out the demon from her. Discerning of spirits. In Luke chapter 7, verse 36 to 47, Jesus was at a dinner party at the house of Simon, a Pharisee, when a sinful girl came in, humble, crying, and pouring oil on Jesus' feet. And in verse 39 and 40, it says that Simon thought to himself, may mga negative na pumapasok, judgmental attitudes about Jesus. And then Jesus answered what Simon was thinking. Okay, nasa isip-isip lang ni Simon, pero sumagot si Jesus sa iniisip ni Simon. Jesus was reading the mind, the heart of Simon by the anointing of the Holy Spirit using the gift of discernment. Have you ever had an experience where you received a gift of discernment? Maybe something that you knew in your heart was not from God, even though it seemed okay on the outside. Or maybe you've experienced something that might have really gone bad, but you knew the Lord was behind it and was doing a great work in the midst of that situation. We need discernment. Nakita natin kung gaan nakasanay sina Elisha, Peter, Paul, and Jesus when it comes to discerning. Firmly in place, nakatinim sa kanilang pagkatao, sa puso at isip, ang tamang judgment o discernment. Mm-hmm. Automatic kung tawagin natin. They can sense if something is wrong or right. Mm-hmm. Hindi instant ang pagiging fluent in spiritual discernment. That's alam right. naman natin That's yan. Right. May proseso. Gift nga ito, pero kailangan laging nagagamit. Mm-hmm. Para maging bihasa ka dito, maging gamay, skill na kailangan linangin. That's right. Gaya ng talent na meron tayo. Halimbawa, sa pagtugtog ng gitara, practice and discipline ang kailangan, yes, to build or level up our talent. Mm, alam natin yan, Jingo, nasa worship team. Yes. No? Kaya naman, to upgrade our spiritual discernment, okay lang, Jingo, to start small. Practice talking to the Holy Spirit on a daily basis, mm-hmm, no? Para maging natural sa iyo ang pakikipag-usap sa Kanya. Acknowledge Him, mm-hmm, ask, what will I wear today? No? Mm-hmm. What will I eat, God? Yes. No? What movie will I see? Lahat ikinukonsulta. Para ma-practice mo, take advantage of the Holy Spirit that Jesus gave to us. Yes. No? The Holy Spirit dwells in us and is always ready to point us to Jesus. Yung mga gawin niya at yung katotohanan.
kung inaalaw natin siya. Sabi nga ni Jesus sa John 14 verses 16 to 17 na si Holy Spirit ang promised helper natin sa munding ito. Sabi niya, "The Father will give you another helper that he may abide in you forever. The Spirit of Truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. But you know him, Jingo, for he dwells with you and will be in you." Ito ay patunay, Tita Amy, na mahal tayo ni Jesus. Nangako siyang kasama natin siya lagi at hindi niya tayo iiwan. Nais niyang hindi tayo lilihis sa kanyang daan. Yes. Remember, wrong discernment can lead to wrong decision. Totoo yan. Maaaring ang sitwasyon o bagay may look good, but not necessarily galing kay God. Mm-hmm. Remember, God and Satan operates in the same world. Same people, same situation. Mm-hmm. Kaya nga we were advised in 1 John 4:1, sabi dito, "Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world." Makinig ulit tayo kay Pastor Tim sa mga tips kung paano natin ma-discern kung ang interruptions nga ay galing kay God o galing sa kalaban. 1 John chapter 4 verse 1 says, "Stop believing every spirit. Instead, test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world." By learning the sure signs and methods of how God typically works, you can better learn to discern whether an interruption in your life is from God or from Satan. And there's many more, but I want to share with you three truths that will help you. The first truth is that God tests, but Satan tempts. God might test you, but he'll never tempt you. Satan is the one who tempts you. And what's the difference? Remember when God tested Abraham? Abraham was asked to sacrifice his son. Seems like from the devil, right? How did Abraham know that the interruption was from God? That was discernment. Remember when Jesus tested Philip? Nung sinabi ni Philip, "Panginoon, wala na tayong pagkain." Jesus said, "You give them something to eat." Alam ni Jesus kung anong gagawin niya. But he gave Philip a test to stretch his faith. And then when Jesus was tempted, there were Bible verses quoted to him. "Turn the stones into bread. Throw yourself off. God will protect you. Become the King of Kings of this world." A lot of Bible verses. But Jesus discerned that the interruption was an attack and a temptation from the devil, even though gumamit si devil ng mga scriptures. So one, God tests, but Satan tempts. Napakalayo ang motive at ang layunin ng test at saka temptation. Tests are to promote you. Temptations are to pull you into sin. The second truth is that God works through faith, but Satan works through fear. Anytime there's a spirit of fear, alam mo 100% hindi galing sa Diyos yan. God is light, and light represents truth. And there is no light in Satan. He works with deception and darkness. So kung i-feed mo ang sarili mo with seeds of truth, the light, it will produce faith, because faith comes by hearing the truth of the word of Christ. Whereas if you feed yourself with seeds of lies and deception or darkness, it will produce fear. So feeding yourself with truth will produce faith. That's how God works. But feeding yourself with lies and darkness, deception, yan ang magpuproduce sa'yo ng fear. And fear is always from the devil. The third truth to discern if a interruption is from God or the devil is that God will put your lifestyle
and your relationships back into order. But Satan drags your life and your relationships into dysfunction. Oh, lifestyle. Well, when God is doing His work in our lifestyle, His trademark is holiness. What's the trademark of the devil? Marumi, nakakahiya, magulo, kailangan gawing patago. When it comes to relationship, God draws you closer to Him in an intimate relationship, while Satan pulls you farther away from Him. God brings two to become one. He brings unity and fellowship. Satan brings discord and disunity. So napakalinaw kung intimacy, trademark ni God yun. Kung holiness, trademark ni God. Kung unity, fellowship, trademarks ni God yan. Kung discord, disunity, nakakahiya, shameful, sinful, hindi galing sa Diyos. Tita Amy, talking about God test and Satan tempts, may experience na ako dyan. Medyo marami-rami. Kwento mo. Okay. Dami na rin, but I would like to highlight ang isang area ng life ko where I lead a group of champion men. Mm-hmm. Lahat naman tayo nasa cell group, right? Yes. Of course, being a cell group leader ay hindi madali. Your team has its own issues and problems. For me, I always look forward to meeting them on Mondays. Merong times na hindi sila complete. Yeah. Or some will cancel. I can feel you, Jingo. Or sa day mismo, if ever we have a mission, some will not support or even back out. Totoo yan. But I realize it was all a test. God wants me to improve in the area of my patience, understanding, anger, and care. Yeah. While Satan wants me to be offended. Totoo. Yun ang hidden agenda niya. To be the old me. But good thing, I hate the old me. And what I want is what Jesus wants for me. Yes. At the end of the day, I will be the first recipient of God's goodness overflowed to my friends or cell group members. Wow, what revelation. Tama ang sabi sa Proverbs 11:25, Tita Amy. Sabi dito, a generous man. When you say a generous man, generous ka sa love, generous ka sa care, patience and understanding will prosper. That's right. He who refreshes others will himself be refreshed. Isa pa, naging malinaw sa akin that God wants family while Satan wants disunity or discord. Thanks to the Holy Spirit for the Spirit of discernment. Salamat talaga. Yeah. I always thank God for the mentors na binigay niya so we can get a confirmation from our own discernment or decision that we are planning to come up. Jingo, may testimony ako tungkol sa faith over fear. Kasi nung una akong nagsishare, medyo matatakutin pa ako. Gusto ko one-on-one. Kanya lamang, may pagkakataon na talagang no one else is there to do it. Kasi yung mga nandun, mas bata sa akin. Mas takot sila. Kaya I had to step up. Maraming tao at yung mga yun, kakilala ko. So sabi ko, God, baka hindi makinig itong mga ito. But even then, I decided, but they have to hear it, God. Kaya sabi ko, nag-pray na lang ako, God, samahan niyo ako. Alam mo, maraming tao doon at lahat nakatutok. I just knew that the Holy Spirit talked to them and many received Jesus nung gabing yun. Grabe, kung biruin mo kung nagpatianod ako doon sa takot, hindi rinig ang mga tao tungkol sa mabuting balita na may Diyos tayong nagmamahal sa kanila. So I praise God for that faith He put in me na overwhelm o na overtake yung fear. Kasi may mga tao at stake eh. Kaya praise God for that opportunity. Hindi ko rin makalimutan yon. So ang palagiang pag-usapan si God at ang mga ginagawa niya sa buhay natin helps our relationships grow mature and be strong. No?
na ilalagay sa kaayusan ang ating relationships. Yes. Na experience nyo din yan, di ba, Jingo? Yes. In contrast kay Satan, nagiging dysfunctional at nasisira ang ating relationships. Lumalayo tayo kay God. Nagpapasalamat na lang ako because I know God leads me to abundant life where I can be used in God's kingdom. Yes. I am encouraged by people and thankful to people mm-hmm. who continue to choose no to be assets in God's kingdom. Katulad yes. mo, Jingo, I'm mm-hmm. thankful to God for you and your life, no? Para maka-help, ikaw nage-help, no? At nakakaakay ka ng ibang tao na hindi pa nakakakilala kay Christ. I see that in your life. I'm thankful to God for you and your life. Salamat. Same with me, Tita Amy. You are an asset in God's kingdom. Oh, thank you. Okay. You know, I still remember the day na nagkausap kami ni Pastor Tim in a regular meeting back in 2014 where he invited me to attend his church service here in SFCC. Sabi niya, Jingo, I hope you can attend this Sunday. Mm-hmm. At ang topic, this coming Sunday, sabi niya, it's okay not to be okay. Ooh. Eh, napaisip ako, nagulat ako. Sabi ko, aba, bakit alam niya na hindi ako okay, di ba? Or siguro natural lang sa kanya ang mag-invite, right? Mag-invite ng mga tao, di ba? Whatever it was, I thank God, he had the discernment to know if the people around him are okay or not okay. Kaya sa ating mga church members, let's be discerning enough sa leading ng Holy Spirit dahil we are talking about life and death situation here. Oo naman. We have a mission, Tita Amy, and that is to share the gospel, right. Honor God, and deliver all His benefits. Yes. So the application na pwedeng gawin natin this week is get to know and to trust the voice or the word of God and the character of God. Ulitin ko ha, get to know or grow to know and to trust the voice of God, His Word, and the character of God. Word of God, character of God. Because Satan will predictably be doing the counterfeit. 100% laging ginagawa ni Satan ang direct opposite of what God is doing. And in John 10 verse 10, the thief is trying to kill and steal and destroy. Sabi ni Jesus, I'm giving life that's abundant. He wants to rescue, redeem, restore, and renew your life. And I pray that God will do His work in your life as you learn to discern the move of God in every situation. And remember this, whether an interruption is from the devil or from the Lord, always give thanks to God in any situation because God works in all things. All things work together for the good of those who love Him and are called according to His purposes. Mas madali talagang magtiwala at sumunod kapag kilala natin ang palagi ang kausap yes. at kaugnay natin. Ganon din sa espiritual na usapin. Sabi nga ni Jesus sa John 10:27, My sheep hear my voice. So habang nagbababad tayo sa salita ng Diyos, nakikilala natin ang mabuti at mapagmahal na Ama. Nasasanay tayo sa Kanyang boses at natututunan nating pagkatiwalaan Siya. Marirealize nating sobra niya tayong mahal at nais niyang ma-enjoy natin ang prepare niyang abundant life para sa atin. Malaya mula sa mga espiritu o bagay galing kay Satan na talagang nagpapahirap at nang aalipin sa atin. Alam mo ba, Tita Amy, this will be only possible if we have a relationship with Him. When I say with Him, with Jesus Christ. Yes. And it all starts in accepting Him as our Lord and Savior. Huwag natin sayangin ang oras na ito. Hindi aksidente why you are here. That's right. God has a plan in your life and He wants you
to be part of His family. It only takes faith. Sabayan niyo ko through this prayer of salvation, and this will be the start of your relationship with Jesus. Now let's put our hands in our hearts and with faith, say this prayer with me. Lord God, salamat sa pagmamahal ninyo. Simula ngayong araw na ito, I choose to surrender. At magtitiwala sa inyo. Inaamin ko na hindi ko kayang mabuhay. Mag-isa. Kailangan kita. I thank you for the forgiveness. That you have freely given. And I am deciding today to have a personal relationship with you. Today, be my Lord and Savior. Kayo na ang mag-manage ng aking buhay. In Jesus' name. Amen.